Yun. Good morning mga paps. Welcome to my channel, Japs Mechanics. Meron akong i-share sa inyo ngayon na ito yung ginawa ko kahapon. Yung Mitsubishi Adventure ng mother ko. Ang nangyari dito, lately, yung siguro mga isang linggo na nakakaraan, napapansin ko siya pagka ginagamit ko yung sasakyan is yung cambio niya, masyado na maluwag yung clearance, pero hindi ko pinansin yon. Tapos yung mga siguro tatlong araw na yung nakakaraan, sinabi yung driver ni mama, yung kaibigan ko rin, si Kokoy, sabi niyang ganun, ang hirap daw na ipasok sa sa segunda. Nahihirapan na siyang ipasok, kailangan pa niyang pwersahin para maipasok yung segunda. Di, chinek ko naman, sabi ko, segunda lang naman yung nawawala. Kumbaga, sa segunda lang nahihirapang ipasok. Meron siyang primera, tapos tercera, kwarta, quinta. Tapos, nung ginamit ko rin, napansin ko din yun, hirap din ako siyang sa segunda. Kumbaga, hirap din akong ipasok siya sa segunda. Sabi ko, hindi naman to sa hindi naman to sa mga, ano ba tawag dito? Yung, kasi di ba meron akong video tungkol dyan sa mga transmission, manual transmission, automatic transmission. Yung master cylinder niya, hindi naman doon nagkakaproblema. Kasi pag nagkakaproblema doon, hindi lang sa segunda mahirap ipasok. Sa lahat ng gear, mahirap siyang ipasok pagka nagkakaproblema tayo sa secondary tsaka doon sa master cylinder, sa brake master o clutch master cylinder pala, hindi brake master. Meron kasi magkasama na yun. Pero hindi doon nagkakaproblema mga paps. Ang nagkakaproblema sa kanya, na unang inisip ko ay yung checking ko yung synchronizer. Kasi baka sira na siya, kaya hindi siya pumapasok sa segunda. Tapos kahapon, yun nga, sinabi sa akin ng driver ni mama na sabi niya, hindi lang daw mahirap ipasok. Kumbaga, pagka pinasok niya, naipasok niya ng sa pilitan sa segunda, wala nang hata. Kumbaga, ayaw ng umarangkada. Sabi ko, kailangan na talaga ma-check. So, yung sisimulan ko na yung checking, sabi ko ganun, tignan ko muna yung tinignan ko muna yung pinagkakabitan ng cambio. So, nung binaklas ko yun, makikita nyo sa video nakita ko yung tatlong bolts niya is maluwag na, yung kumakapit doon, yung may bolt kasi yung cambio na yun, yung tatlo yung sa may rubber, maluwag na siya. Sabi ko, ba't maluwag? Siguro kaya pala malaki na yung clearance niya, maluwag. Tapos no, tinanggal ko na yun, nakita ko wala na yung plastic bushing niya na nag-hold dun sa parang may bilog siya na sa pinaka-point niya, yung sa dulo ng cambio, yung mismong cambio, sa dulo noon may rubber bushing, at nakita ko wala na siya. Siguro natunaw na, kaya siguro nahihirapan siyang ipasok sa segunda, sabi ko. So ang ginawa ko, yun muna, sabi ko, hindi ko muna ibababa yung transmission, hindi ko muna checkin yung synchronizer. Sa tingin ko, doon lang nagkakaproblema. So, bumili ako noon. Ito pala yun. Yan yung plastic bushing na yan. Yan yung nagkaproblema. So, tumingin ako sa auto supply. Isa, mura lang naman, nabili ko 40 pesos lang. Imbis na gagastos ako ng malaki sa pagbaba ng transmission, synchronizer, is yun lang pala naging problema niya. So, yung binilang ko siya, tapos naikabit ko na, is okay na siya, nagkaroon na siya ng kumbaga yung segunda niya, hindi na mahirap ipasok, tapos may hatak na rin siya. So, eto yung video mga panoorin.
dito sa may ano, sa may Pantranco banda. Binila natin ng ano, mga pops, itong ano, yung plastic dito. Ito lang pala yung naging problema kung bakit ayaw siya pumasok sa segunda. Makunat siyang ipasok, tapos yung tumagal-tagal, talagang hindi na siya pumapasok. Pumasok man, sobrang higpit na o sobrang hirap. Tapos wala na rin siyang hatak pag pumapasok siya sa segunda. Pero sa primera, tercera, kwarta, tsaka quinta, pumapasok siya, tapos malakas naman yung hatak. Bali, ang naging problema lang pala niya ito yung plastic na ito. Okay, kakabit natin. Bumili lang kami dyan sa kasi. Okay. Ito na tayo. Kakabit na natin yung ano, yung binili natin. Ito. Yan, binaklas ko na to kanina. Kakabit na. Teka, punasan muna natin. Yup. Doon siya isushoot. So, hindi pa. Ayan na, naikabit na namin. Nilulu, ay, ne, hinihigpita na lang. Tapos, titesting natin kung papasok na yung mga cambio niya. Kung hindi na siya mahihirapan. Hindi katulad kanina na bago maipasok sa, ano, sa segunda, pilit na pilit. Talagang ididiin mo pa yung, ano mo, hatak mo para pumasok sa segunda. Ngayon, dapat to pumapasok lahat siya. Kahit yung segunda niya pumapasok siya, kahit nakapatay yung makina, smooth siya, hindi siya mahirap, dapat i-cambio. Subukan natin. Yung isa. Yeah. Ngayon, tatlong tornilyo siya mga paps. 12. So, ayan, mahigpit na. The moment of truth. So, ayan mga paps. Ito na, dinadrive na namin. Pumapasok na yung primera niya. Kanina naman pumapasok naman talaga yan. Yung segundang hindi pumapasok. Ngayon, okay na ba yung segunda? Pumapasok na. Pumapasok na yung segunda. Tapos may hatak na rin siya. Diba kanina, bukod sa hirap na siyang ipasok sa segunda, pag pumasok naman siya sa segunda, yung hirap na hirap ipasok, eh pag pumasok siya, nawawala naman siya ng, kumbaga walang hatak, hindi siya humahatak. Ngayon, yung kinabitan natin yung plastic na yon, sa katagalang kasi natutunaw yung plastic na yon sa init, tsaka kanina kung napansin nyo, hindi pala nakuna ng video, yung binaklas namin to, nakita ko na yung mga tornilyo niya, yung tatlong hinigpitan natin kanina nung kinabit, noong una kong binaklas to, maluluwag yung tornilyo niya. Siguro sa heat, umano na yung lumuwag na yung tornilyo niya sa sobrang init. Na-testing na natin, okay na siya, kaya ipa-finalize na natin, kakabit na natin itong mga to para makauwi na si Sir. Ay, si Sir, sa akin pala. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na lumuwag yung tornilyo na itong mga to. Yung binaklas namin to, nakita ko maluwag na siya. Sa init siguro yun. Kaya yung plastic na yon sa katagalan, natunaw na rin siya. Kaya yun, ganun na nangyari. Pero okay na siya mga paps. Sana pag nagkaroon ng ganitong problema yung sasakyan nyo,
nakatulong tong video na to. Ayan. Kasi baka yung sabihin ng iba eh, baba na daw yung transmission, palit na ng synchronizer. Pero ito lang pala. 40 pesos lang yung ano ginastos kesa sa magkano yung synchronizer. Libo-libo. Tapos pagbababa pa. Yun. Ay, mali. Ano ba ang paganda ko? Okay mga paps. Kaya mga paps, ay kabit na natin lahat. Okay na siya. Salamat naman at yun lang yung naging sira. Ang tinitignan ko rin kanina, yun nga yung mga synchronizer niya. Tapos yung ano, kasi pag ganun merong minsan, pag ayaw pumasok, pwedeng synchronizer din. Pero salamat sa Diyos at yun lang yung naging sira niya. Kaya sigurado makakatulong to sa inyo. Lalo ito, Mitsubishi Adventure, yung may mga sasakyan na ganito, makakatulong sa inyo to na makatipid. Bero mo 40 pesos lang yung gastos kesa sa synchronizer, mahal yata ang synchronizer nito. Kaya, okay mga paps, maraming salamat sa ating lahat. Ngayon, pag napadaan ka lang ngayon sa channel ko, please sana mag-subscribe ka na sa channel ko, Jobs Mechanic. Pakipindot na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga video na ilalabas ko. Okay mga paps, God bless sa ating lahat.